Welcome mga brothers and sisters to my YouTube channel. So for today's videos, share ko kung paano maging Tok Tok rider ngayong 2021. So without further ado, let's start with the requirements. So ano bang kailangan ng mga ng Tok Tok na requirements? Una sa lahat, ang official receipt at certificate of registration ng inyong motorsiklo. Pangalawa, NBI clearance. Dapat po ay valid yan. Pangatlo, driver's license nyo dapat ay professional. Tatlo lang po, yun lang po ang kailangan nila. Pagka masipag-sipag pa po ang inyong operator, bibigyan, hihingin pa po kayo nyo ng 1x1 or 2x2 ID para po bigyan kayo ng ID ninyo. Tama ba sinabi ko? Basta 1x1 or 2x2 picture ng inyong ulo. Baka po sipagin pa kasi ang inyong operator at bigyan kayo ng ID. Yan po kasing ginawa sa akin ng operator ko. Next step is maghanap po kayo ng Tok Tok operator online. So madami naman po nagkalat na Tok Tok operator dyan sa social media, lalo na sa Facebook. Minsan mga naka-sponsored advertisement pa po sila. So madali lang po maghanap niyan. Pero kung kailangan nyo at kailangan nyo na tinatamad po kayong maghanap at mag-pop out dyan sa inyong mga social media, punta lang po kayo sa description sa baba. Meron po dyang link or contact information na pwede nyong contactin para po meron na po kayong sariling Tok Tok operator. So next step is pag na-contact nyo na po yan, bibigyan po kayo ng link ng Tok Tok operator kung saan magpi-fill up kayo ng form. Online form po yan. So sagutin nyo lang po ng tama at eksaktong kung ano yung mga nasa papeles nyo, like yung driver's license, OR, CR. Yun po, no? Yun lang po ang kailangan. So minsan yung link na binibigay nila, minsan yung link 9 hindi gumagana. Kaya kapag masipag yung operator nyo, tulad ng mga operator na nasa description, kasi mga on po na operator yan. So sabihan nyo lang po sila kung gusto nyo sila na lang mag-encode ng mga information sa inyo. Chat nyo lang sa kanila yung mga yon. Send nyo sa kanila yung mga papeles na kailangan. And then sila na pong bahala sa application ninyo. Alright. Pagkatapos po nyan, wait na lang po kayong ma-verify ang application through text or call. Minsan yung operator din po magsasabi sa inyo. Right after po pala na i-submit yung application ninyo ng operator or ninyo kapag gumana yung system nila, i-a-attend kayo ng orientation. Ang orientation na yan, magsisilbing guidelines ninyo kung paano patakuhin or i-manage ang Tok Tok driver app. Diyan din po i-explain kung magkano kitaan, anong patakaran, at kung ano-ano pa. So kapag binigyan po kayo ng schedule ng Tok Tok operator niyo at maaari lamang na atinin nyo at makinig mo buti para hindi kayo malito pagka nagtatrabaho na po kayo. So ano ba? Yun lang, actually yun lang po eh, no? Hintay nyo lang pong ma-verify yung account ninyo or matanggap ang application ninyo na i-inform naman po ng inyong Tok Tok operator, and then you're ready to go. So sa akin kasi ang ginawa ng operator ko, no, binigyan niya ako ng paunang 100 pesos na cash sa wallet para makabiyahe agad. So parang pa-bonus yun ang inyong Tok Tok.
parang pabonus yun ng iyong TokTok operator. So yun lang oh, ganun lang po kasimple maging TokTok rider. So kung nakatulong po ang aking vlog, maaari lamang po mag-subscribe at i-hit yung like at bell button para lagi kayong update sa aking mga videos. Yun lamang po at maraming salamat.